Hi guys, so ito na yung natapos na deck namin. So siguro mga kulang-kulang mga 10 days lahat siguro na ginawa namin ni Alan to, pero hindi talaga yung straight na 10 days kasi putol-putol din dahil nagtatrabaho din kami, diba? So every days off lang, so parang dalawang weekends yata yun. At saka ilang mga single days off na nagawa namin to. So, ito na yun siya. Tapos na siya. May railings na. Pero ang kulang na lang nito, yung skirting. Yung lalagyan namin dito. Para hindi ito na part, parang may cover dito. Para hindi papasok yung init ng araw sa ilalim. At mag-start na mag-grow yung mga damo. So, iwasan natin na mag-ano yung mga damo dyan, mag-grow yung mga damo dyan. Kasi ang hirap, mahirap yan na, mahirap kunin yung mga damo, mahirap tanggalin. So, ito na yon. So, bali, lagyan na nga, nandyan na yung, ano, parang, parang ano ni Ella, parang maliit na pool ni Ella. So, bali, ang railings na yan, ginawa namin, binuo muna namin ito. Ito siya, galing dyan. Punta dito sa baba, ito. Lahat yan, ito. Itong na-attach ng railings. Binuo muna namin yan. So, na-measure namin yung distance ng isang post. Yung dalawang post, distance ng dalawang post. Tapos, yan yung length ng kahoy na to. Tapos, inattach namin to. Yung mga railings na yan. So, pagkatapos na ma-attach, tinayo namin. At saka, nilagay dyan. At saka nilagay dito. So, na-screw dyan. So, yan na yan siya. So, bali mga ilang post to. Mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga post ito. So, parang mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na mga parang tag-iisang ganito grupo ng railings yung inano namin, ginawa namin. So pagkatapos niya, nilagyan ito to finish ito. Pakita ko sa inyo sa taas kung ano yung itsura niyan. So yan na yan, may itsura niyan. So, ito na yun, guys. Ito na yung finished product ng deck namin. Ito na yun. Yan, si Ella naglalaro. Kanina pa yan. So, yan na siya. Yung size niya ay 16 by 11. Yan. Yan na yung mga ano niya. Mga balusters niya. Nalagyan na siya. Or railings or balusters. Yan na. So, yan. So, yun nga yung masaya na rin kami na natapos na to. Kasi at least parang na ano na, parang tapos na yung parang sakit ng ulo. Actually, hindi naman siya sakit ng ulo talaga kasi nung ginawa namin to, parang nag-enjoy naman kami eh. Parang at that time parang isa siyang ano, parang therapy at that time kasi parang wala ka kasing magawa sa panahon ngayon eh. Parang hindi ka pwedeng lumabas or kung anong gagawin mo sa labas, diba? So, ang... Bubbles. You want some bubbles? Bubbles. Yeah, so ang... Okay. It's right here. O, sige. Sige, mag-bubbles ta. So... Yeah, bubbles ta. Bubbles. So, yeah, parang naging therapy na din namin siya kasi hindi nga pwedeng magkalabas ng bahay. So, ang nangyayari, parang
Nag-enjoy. Nag-enjoy naman kami. Yung pinakamahirap na part lang ay yung paglagay noong ano, noong nag-figure out kung saan yung mga poste, anong unang gagawin. Yun ang pinakamahirap na part talaga. So, pero later on, na-figure out na din namin kung ano yung gagawin. But itong flooring din, nakala namin parang ano siya, parang mabilis lang maano namin, pero hindi rin. Kasi pinapalusot namin itong ano, di ba, yung poste ng mga railings. So, gagawa ka pa ng hole dyan. Ayan. So, ilang times din yun na. Kasi nakano kami ng second hand na jigsaw. So, pambutas. Bubbles. You want some bubbles? So, nakano kami ng jigsaw. Yeah, sure. Wait a minute. Yung jigsaw, yun ang ginamit namin na pambutas dyan. So, yun, magte-take ng time din yun, yung magbutas ka dyan. Tapos, yung gamit pala namin para ma-secure siya, ay ginamitan namin ng bolts. So, yan, may mga bolts dyan. Yan. So, ganyan. Yan yung gamit namin. Pati na din dito sa, ano, dyan sa hagdanan, nilagyan namin ng bolts. So, yeah, yung flooring niya, akala namin mabilis lang, sabi namin, okay, tigi-isa kaming yung parang screwdriver. Pero yun pala, kailangan yung isa yung magpo-push, yung isa yung mag-a-adjust ng mga kahoy. Kasi yung mga kahoy, nagtutwist na sila eh. Matagal na kasi namin nabili yung mga kahoy. So, 1 year or 2 years ago, nabili namin yung kahoy. Hindi lang namin nagawa ito agad. So, half ng mga flooring na to, yung kahoy dyan, nabili na. Tapos, yung kalahati naman this year. So, yung nabili this year, hindi masyadong mahirap kasi hindi pa siya twisted. Pero yung last year, yung pinaka, ano talaga, challenging na part. So, kaya nung part 2 yata ng deck project na to, kung makikita nyo yung ako yung nag-i-screw ako. Dahil ni-screw na lang namin, hindi namin nilahat yung pagka-screw. Parang tigi-isa sa bawat joist or ganyan. Tapos binalikan ko at saka nilagyan ng parang yung talagang tamang ilang number ng screw ang dapat ilalagay, ginawa ko na. Pero may na-miss kami guys, at hanggang ngayon nami-miss pa rin siya. Kasi nakalimutan, ngayon ko lang naalala na meron pala kulang ng 2 screws. So, yan siya. Yan. Mabuti parang naging ano na siya, stress reliever. At saka nakaka-proud din na nagawa namin, di ba? Kasi kala namin di namin kaya eh. Kala namin nag-give up na kami. Yan si Alan. Palalabasin ko muna siya para makapag-continue ako ng pag-ano. Excuse all the, ano guys, yung mga sabit-sabit dyan. Kasi nilalagay ko to. Kasi galing sa trabaho, papasok ko to mamaya, lalaban ko yan. Galing kasi sa trabaho, pumupunta ako sa garage dyan, nagbibihis ako, nakabatrab na lang ako sa garage, ako nagbibihis para hindi ko maipasok yung maruming damit ko, maruming uniform. So, kaya nandyan yan kasi hindi ko pa natanggal dyan. So, but anyway, yun nga. Yun yung nakakaano din siya. Parang nakaka-proud din na natapos namin ito talaga. Na yung gastos namin ay yung mga materials lang. So, kung pinagawa namin siguro to, kasi may kakilala ko, sabi daw yung deck niya siguro is only half size ng deck namin. So, parang I don't know, mga 7,000 doon na gastos eh. Yun ang ano eh. Pero I'm not sure kung yun ba talaga, pero tingin ko dahil sa labor yun eh. Dahil sa labor yata yun. So, ito naman hindi talaga ang layo ng ano na yun. Ng amount. I don't think naman na 7,000 kung marami kasi dito na ano lang, magdi-DIY. Ano kasi masyadong mahal ba yung labor. Ayan na, ang kulit ni Ella. Kulit-kulit ni Ella. So, no, we're not going outside. Ito na yun siya. Yan na, yan yung itsura niya. Yan yung hagdanan niya. Dapat kasi sana balusters din yung dito sa side ng mga hagdanan. Pero, parang pangit tingnan eh. Kaya nag-decide kami na yung kahoy na lang ilagay dyan.
At okay naman yung itsura niya. Bali kung titingnan mo siya dito, ganyan yung itsura niya. Oh. So, hindi naman masama, di ba? Oh. Yan na yan. So, ito pala yung mga, ano, pakita ko sa inyo yung mga halaman ko. Let's go inside. Before that, yung skirting na nga lang yung kulang niya. Yung parang tatakpan yung part na yan dyan. Tatakpan ng mga kahoy para hindi makapasok yung araw at nang yung mga damo hindi rin tumubo sa ilalim. So, yan yung kulang pero we're still deciding kung gawa na lang kami ng planter na makakover or kasi may double purpose pa siya. Double purpose pa yung planter. May mapagtamnan mo na. Mas less ang gasto siguro. Titingnan namin. Paplanuhin. Not this time yet kasi ano eh. Parang yan na lang lahat buong ano namin. Buong summer namin. If not ano sa mga September. Baka next year na. Depende kung anong maging sitwasyon. So yan. So, tingnan lang namin kung ano, kung planter or ano ba. Kasi gusto ko talaga may planter dito. Lalagyan ng mga vegetables ko. Yung mga garden. Dito, dyan ilagay. Yan. So, ito naman. Ito yung mga halaman namin guys. Isa ito. Yung cherry tomatoes. Meron na siyang maraming mga bunga dyan. Oh. Dami niyang bunga. One time, umuwi kami sa Pilipinas. May nakita ako. Ang kukunti lang ng laman. Siguro mga 30 pieces lang ng cherry tomatoes. Tapos ang price niya is 70 pesos. Tapos, yan naman siya. Yung mga nakalipas na taon kasi. Nagtanim ako niyan. Ang laki-laki niya. Dito kami nagtanim. Kasi nga yung may parang may plot ako dito. May garden ako dito. Dito ko tinanim yung cherry tomatoes. Ang lago, ang laki ng cherry tomatoes. Kaya... Parang sabi ko, pambihira ang mahal-mahal sa Pilipinas, pero dito parang namamatay lang siya kasi sobrang dami ng bunga niya. Yeah. Depende kasi kung anong lupa yung gamit. Kasi yung lupa na gamit namin is mushroom dirt. Kaya sobrang masustansya talaga yung ang daming ano ba, napaka-healthy ng lupa na yun. Ito. What happened, Ella? Ang kulit-kulit ni Ella. What happened, Ella? Want to go outside. So yan ito. Open daw. Where are you? Mosquito snack. Daghan na kay mosquito snack. Nalaga na kay mosquito ka na. There's a lot of mosquito now. Ito siya. Ito yung sili na to. Sobrang anghang niyan. Parang hindi siya ginagamit as sili. Parang pepper siya. Parang ito, mga atsyal. Ganyan. So, yun yung habanero red pepper pangalan niya. Hindi ka mag-play. Play this one. Only this so, one. So, napaka-anghang. Let's go upstairs. Sobrang anghang niyan ng sili na to. Let's go on the deck. Oh. Pupula pa yan siya. Pero, yan. Green pa lang ngayon eh. At saka, yan. Isang ano lang siya kasi almost $4 yata yung bili ko niyan. Isang halaman na yan. Mahal din. Pero mahal din yung ano. Mahal din yang kuan, mahal din yang ano na yan, sili na yan. May lemongrass tanim ni Alan, nabili niya yung stock lang nabili niya, pero tumubo. Nabili niya sa grocery store sa No Frills. Tumubo siya yan ah. Malago na siya. Mosquito, yan may mga kale. Let's go mosquito. May mga kale yan, grabing sustansya ng kale. Grabe talaga. Ginigisa ko lang yan, nilalagyan ko ng ginisa mix. Butter. Ano, ginisa mix. Yun lang. At saka pepper. Konting ginisa mix. Ito, may mga pepper din kaming ganyan. Mga atsyal na ganyan na haba. Masarap yan sa mga sabaw. Ito, masarap yan sa sabaw. Tinola, sinigang. Masarap yan. Marami yan kasi mura lang yan. Eh. Parang 6 pieces, ha? Sige. Sood na lang. 6 plants kasi yan nung nabili ko. So, kaya ayan, tumubo lahat. Tapos, may ito din na sili na to. Sabi, very hot daw. Wala naman, hindi naman siya hot. Hindi naman siya masyadong hot. Unless kung kakainin mo siya na talaga kainin mo, hindi kagaya ng mga sili sa atin.
Marami ng lamok. Marami ng lamok. So, yan, yung siling, na yan, manghang siya kung ano, kung i-slice mo siya ng tin, tapos ano mo sa pagkain, ihalo mo sa pagkain, tapos makain mo. Pero hindi kagaya sa atin yung maliliit na sili na sobrang anghang talaga. Wala naman yun dito kasi. Ito, may celery kami. Parang ano din lang na celery din to. Hindi siya galing sa siling, talanggang galing siya sa gugulayin na sana na celery na hindi naubos, tapos tinanim na lang. Yan. May yung stock niya, I think healthy. Yung dahon lang niya parang patay, pero hindi ma, hindi naman yung dahon kasi yung kinakain niya, yung stock naman. Ayan yung mga more kales. At saka isang celery. Okay, so ito yung ano, yung kamote tops. May ako kamote tops kami. Tapos may tanim din na kami dito na ano, yung alugbati. Alugbati yan. Nakakapag ano na kami ng gulay, nakakagulay na kami niyan. So ito nandito din. Na, may ano na din kami, may na ano na din kami na ano dito yung may mga gulay din dito. Ito yung kamatis. Yan yung mga ano na kasi, mga lettuce yan eh, pero hindi, magulang na eh. Hindi na siya pwedeng anuhin yata eh. Hindi na yan pwede eh. Yan, mga kamatis. Kamatis. At saka, yan, kamatis. Yan, ano yan? Yung mga kamote din yan. Kasi kung nangunguha kami ng kamote, kung kumukuha kami ng kamote, yung stock niya, sinisave ko, tapos tinatanim. Yan, yan. Yan yung mga ano guys, yung mga tent, dapat tatanggalin na yan, pero bukas na siguro kasi umulan siguro. Yung mga previous videos namin, nakita nyo na yan. Tatanggalin na namin yan. Tatanggalin ko na hopefully bukas kung mainit para mag-dry naman siya. Kasi may 3 days off ako eh. So, yan, tatanggalin yan. Ilagay lang namin yan dyan kasi para yung mga bata, mag-enjoy naman sila dyan. Try baka gusto lang maglaro ba. So, nilagay lang namin yan dyan. Dito guys, yan, dyan namin nilagay yung mga pinutol namin na mga kahoy na galing sa deck. So, nagawin na lang namin firewood. Kung halimbawa gusto namin magstay sa labas at saka gusto namin may campfire na konti. Para hindi naman kasi masyadong pwede yung campfire dito. Pero meron kaming yung dati naming ano, barbecue grill na uling. So, yun ang ano namin, yun ang ginagamit namin na doon kami nagsusunog ng mga firewood. So, ayan na, yan yung deck. So, nakita yun na yung deck. Yan si Alan at saka si Ella. So, okay, ayan. Sana na-enjoy nyo. Sana na-appreciate nyo din yung nagawa namin. Laki na ang na-save namin dyan. Especially sa labor. So, treated wood ang gamit namin dyan guys, treated wood. Itong mga balusters na to, gawa na yan siya. So inattach na lang. Yung unang nabili namin, napakataas. So hindi namin alam na dalawa pala yung length ng balusters. So sinuli namin, tapos bumili kami ng yung mga tamang ano lang, tamang length na balusters. So kanina nga nagsuli kami ng mga ano, ang gulo na guys. Ang gulo na dito. Ipisa na dyan si Ella. So, kanina nagsole kami ng mga ekstrang gamit. Grabe umabot. Maano din. Ang laki ng ano. So, kung hindi mo yun isole, edi gumastos ka ng ano, unnecessary. Pero nasole namin. At saka, ano, at least nabawi namin yung pera na hindi naman kailangan na magastos, diba? Yun ang kagandahan dito kasi kung may bibilhin ka ng mga materials na hindi mo nagamit, pwede mo siyang isoli talaga. So, hindi siya problema. So, kahit yung isang sako ng ano, ng semento na hindi namin kailangan na isauli namin yun. At least, nasa ano naman, hindi namin kasi, hindi mo naman pwedeng isauli kung hindi na siya maayos na yung itsura niya. Dapat, anuhin mo yun, siguraduhin na maayos pa rin yung itsura niya, di ba? So, yan na yan.
I think nasabi ko na lahat eh. Okay, thanks for watching, guys. Thank you for watching. Bye-bye.